Kakain nga muna tayo. So, hindi na kami nakatest. Kumuha na kami ng kanin. Okay, alam niyo na, medyo PG ka. Kanta, gusto lang pag-mukbang ng may kanin. Sarap. Sarap. Sobrang sarap. Para kami nag-aarn ni Wings. Sabi ko sobrang na-miss ko yung Wings. Kaya kami kung aarn ni Wings lang. Kaya ako nag-guest talaga sa channel niya. Sabi niya, uy, Pex, kanya mag-vlog tayo, Q&A, mukbang. Sabi ko, ay, sige, game. Game kasi may pagkain. Pero pag wala, wala. Pag wala pagkain, walang guest. Pero worth it naman, masarap siya, tsaka mura. Sa lahat ng tinignan ko nagtitinda ng Wings online, ito yung pinaka mura. So, ang pangalan ng shop na to ay Enjoy Munch. Itong binili ko is 24 pieces for $4.50. Tapos, yung delivery nito is 80 pesos, so $5.30. Tapos, may free na siyang 6 wings, guys. Kaya mukha siyang marami. Tapos, 4 flavors siya. Kaya yan. 4 flavors yung meron kami. Masarap siya, guys. Sa favorite ko yung parmesan. So, sasabi ko, masarap siya. Yung sarap mo. Joke lang! Ano na lang yung sikreto mo para di magsawa agad sa relasyon? Oh my gosh. Mama AJ Ruiz. Hi AJ. So ayun, sikreto, wala naman guys. Talagang pagmahal ko lang isang tao, hindi ako madaling magsama. Yun naman yun eh. Ako din. Hindi yung pagsasamahan yung taong mahal mo. Bakit ano ba siya bagay na ginamit mo lang? Ano yun? Wala lang. Diba? So kung... wala siyang sikreto, guys. Basta kung mahal mo, hindi mo siya pagsasawaan. Kasi tao yan, guys. Minahal mo yan. Stay. Stay. Lagi kang mag-stay. Kung, pero kung di na worth it mag-stay at feel mo, mas okay na maghiwalay kayo, then okay, sige. Pero yung sikreto, wala. Mahalin mo lang yung partner mo, respetuhin mo, at lagi kang maging masaya sa partner mo. Yes. So, kasi kung sa iba ka na masaya, yun yung ano. Dapat... kung sa kanya ka na masaya. Question from Anonymous21. Hi, ito yung tanong ko sa vlog mo. Ano yung mga reasons na kailangan mo nang i-let go ang isang tao? Reasons with S, so ibig sabihin, madami. Kahit mga ba ako? Tatlo. Siguro, pag red flag na, eh marami ng red flag yung relasyon mo. Yun, i-let go mo na. How can you say na yung isang relationship is toxic na? Pag ano, ikaw na lang yung bigay ng bigay. Tapos siya, puro na lang siya tanggap ng tanggap. Tapos siya, hingi siya ng hingi. Tapos ikaw, bigay ng bigay. Yung ganun, yung parang hindi na bala. Na-invalidate na yung feelings mo. Tapos siya, demand pa siya ng demand. Hindi na natin, walang perfectong relasyon. Pero ikaw na lang. E di ikaw na lang mag-isa talaga. Huwag ka na magkaroon pa ng karelasyon kung feel mong nag-iisa ka na. Tsaka kung feel mo talagang, wala na, hindi niya na nire-respeto yung feelings mo. Hindi mo na rin ramdam. Ang ano niyo na. Ang lagi na lang kayo nag-aaway, ganyan. Tapos, hindi mo na rin siya ramdam. Yun. Okay. Di ramdam, baka sa iba na siya nagpaparamdam. Joke! Oh, isa rin yung rason, di ba? Siyempre, let go muna pag may iba na siya. Ay, wala akong minimension na tao, ha? Pag lumalamig na siya sa iba. Ay, pag lumalamig na siya sa iyo, wala na. I'm not bragging anyone. Baka may mag-comment dyan. Uy, si ganito ba yan, si ganyan? Hmm. That's a closed book. Shut up. Ano yung... paano pa siya yung nag-comment? Mag, ano ka na lang, ML ka na lang? Next question. Yung medyo... smooth. Yan. Smooth na question. Bakit ang ganda ng skin mo? Anong gamit mo sa mukha? Ganda ba skin ko? Yeah. Of no, ang pangit ng skin ko. Question yun from Andrea. Hi, Andeng. So, ayun. So, ngayon ang pangit ng skin ko. Pinipimples ako, guys. So, sobrang init talaga nito. Masyadong sensitive yung skin ko sa init. Tapos, kung tinatanong nyo, ano ba? Wala akong skincare. Wala akong skincare. Wala akong care sa skin ko. Charot. Pero wala talaga akong skincare. Siguro hindi ko lang kinakalimutan is maghilamos. Day and night bago matulog. Talagang yon. Tapos, pag ano, nag-aano ako ng bulak na may na nilagyan ng tubig. Tapos yun yung pinapamunas ko pag galing ako sa labas. Kasi feel ko lahat ng pollution nasa mukha ko na. So, ganun yung ginagawa ko. Maliban pa yun sa paghihilamos. Tapos di rin ako madalas mag-makeup. Ngayon lang.
pero dito talaga ako madali. Makeup by me. Friend kita, libre lang. Pero pagka-away kita, huwag ka na magpa-makeup. Next question! Busog na ako, ayoko na kumain kasi alam niya na. Paano mag-create ng vlog? Letter B, not vlog, but B, vlog. I'm a fan ng vlog niya. Anong tips para maraming mag-review at magbasa ng vlog? It's from Maureen. Hi, Ate Mau. Miss you. Vlog ko kasi, ginawa ko siya 2016. Tapos ang trip ko lang talaga. Gusto ko talaga magka-vlog. Parang siya yung gusto kong i-achieve before ako mag 18 years old. Sabi ko gusto kong magka-vlog. Kasi mahilig ako magsulat. Tapos, hindi ko naman in-expect na dadami yung reads noon. Na hanggang na ngayon, 30,000 siya, 30,000 reads. So, achievement na yun sa akin na maraming nagbasa. Pero ang secret para dumami yung magbasa sa vlog mo is yung sulat ka lang. Okay, next question from Ate May. Ate May Mari. Okay, Ate Ma. Ate. Napagod ako kumain, te. Kumain. Miss you, Ate Ma. Okay, ang tanong niya ay, kung bibigyan ka ng pagkakataon, bumalik. Ako babalik? Joke. Ano yung babalikan mo at ba? I-treasure yung time na buo yung pamilya namin. Yun yung gusto ko yung tama. Maging mabuting anak, maging mabuting ate, maging mabuting tao. Okay, next question is from Bev Ansay. Hi, madam. Sarap kumain. How did you cope up after losing your dad and little sister, mahal? Nawalit ka ng mahal sa buhay. Acceptance talaga. Tsaka lagi may pagdasal na makamove on ka. Makatanggapin mo yung nangyari. Ganyan. Kasi kung ikaw lang, hindi. Malilost ka lang. As in, parang hindi mo tanggap hanggang sa parang maging malungkot lahat-lahat sa'yo. Eh di, diba syempre pag malungkot tayo, marami tayong nagagawang hindi maganda. So, ganon. So, dapat lagi tayong nagdadasal para ma-accept natin yung nangyayari ng bukal sa loob natin. Kasi sa akin, sobrang hirap kaya mawalan ng tatay. Tapos, aksidente pa. Hindi kanya binigyan ng time para mag-goodbye sa kanya. So, talagang sobrang mahirap. Tapos, sa kapatid ko naman, masakit kasi kasunod ko siya eh. Tapos, biglang nawala ganyan na akala ko, yun na lang si Papa yung nang nawala. Tapos, matagal na ulit masusundan. Pero, hindi pala. Kaya yung parang yung ganung pangyayari sa buhay ko, sobrang hirap, sobrang nakakalungkot. Pero ayun, siguro natutunan ko talagang i-accept kasi sabi ko pa, sobrang good ng soul nila dito, para dito sa lupa. So, lagi kong tinatandaan yung nabasa ko na God, in sa garden ni God, ang una niyang pinipitas is yung mga nag-grow na, maganda na, tapos yung mga tayo, yung tayo na struggling din sa buhay na mag-grow, ganyan. Binibigyan niya pa ng time para mag-grow. Para makasama niya tayo in heaven in the right time. Yun yung lagi kong tinatandaan. Tapos yun na lang din. Na parang, every time na papasok ako sa school, iniisip ko na masaya sila, Papa. Masaya yung kapatid ko pag hindi ko sinira yung buhay ko, pag pinagpatuloy ko yung pangarap ko, pag hindi ko binigo si Mama. Yun yung lagi kong tinatandaan. Tsaka, nagpapasalamat na rin naman ako dun sa time na nakasama ko sila na mati-treasure ko hanggang sa pagtanda ko. So, yun lang guys. Makaka-move up kayo kung i-accept nyo yung nangyari at magiging masaya kayo sa kanila na hindi na sila nahihirapan dito, hindi na sila nasasaktan kasi mahal mo sila, di ba? So, hindi mo gugustuhin na mahirapan sila ng matagal pa. Kasi selfishness. Second to the last question is from Pat. Ang question niya is, ano ang favorite Bible verse mo? Psalms 116 verse. You Lord have saved my life from death, my eyes from tears, my feet from stumbling. So yun, sobrang simple lang niya. Pero important reminder siya na in everything, sinisave tayo ni Lord. So yun, my eyes from tears guys. So sa lahat ng pinagdaanan ko, God saved me from that. Na parang, diba, as in kahit ano yung pinagdaanan ko, ito pa rin ako, nagiging masaya pa rin ako, kontento pa rin ako sa buhay ko, ganyan. So, dun pa lang, thankful na ako. Kasi after all, the last question and the hardest question so far is from Victoria Salomon. Hi, Neng! Neng, pinapahirapan mo naman ako, Neng! Last question. Paano mo masasabi na nagawa mo ng tama yung isang bagay? Halimbawa, tamang desisyon. Parang masasabi mo yung tama yung decision mo if
wala kang nasaktang tao. Or, tapos di mo rin na-invalidate yung thoughts mo, yung beliefs mo. Binaliwala ko lang yung mga naiisip ko. Tapos, karakaraka, nag-decision agad ako. Then, parang feel ko di siya tama. Parang, sa dulo, sa huli, pagsisisiyan ko. Thank you dun din sa, ano, sa wings. Sobrang sarap. Masarap siya. Sobrang sarap. Try nyo, guys. Yes! Sobrang sarap ng wings. Tapos, sobrang sulit, eh. Dami namin kumain dito. Kahit kami lang yung nakita nyo. Alam nyo, mukhang kami lang yung nakikita nyo kumain, pero ang dami namin kumain dito. Behind the cam, oh my gosh, ang dami nila. Sa likod lang ng cam. Ito yung isa, oh, ayun. Isang kumain. It was at this moment that he knew he fucked up.